dumating kayo sa Maynila sa panahon ng ika-17 siglo. Isang panahon na nangingibabaw ang kapangyarihan ng Espanya at ang ating mga kababayan ay dumaranas ng diskriminasyon at pag-aapi. Kapitan Delodero, ikinararangal ko ang atensyon na ibinibigay mo sa akin. Ngunit gaya ng sinabi ko, meron na akong higit na minamahal. Maglilingkod ako sa Diyos. Magmamadre ako. Ay, naku, busted siya. Ginagalang ko ang iyong pasya, Ignacia. Ngunit, alalahanin mo, sakaling magbago ang iyong damdamin, naririto lang ako, naghihintay sa'yo. Bata, sino kayo? Ho? Huh? Eh, ako po si Noli. Ako naman po si Aya. Kayo po ba si Mother? Eh, Madre Ignacia? Oo, pero hindi pa ako Madre. Ngayon ko lang yata kayo nakita dito. Taga saan ba kayo? Alam ko na. Siguro mga ulila kayo. Hindi bale. Kung wala kayong mapuntahan, dumito na lang kayo. Halika. Patrick Line, tulad po ng inyong payo, nag-isip po ako ng mabuti at nanalangin ng taimtim. Buo na po ang pasya ko na magmadre. Alam mo na, hindi papayagan ng simbahan ang magmadre sa hindi Kastila. Imposible para sa iyo. Kaya nga ho, nais kong magtatag ng isang biyeteryo para lamang sa aking mga kababayan. Marami rin po sa amin na nais maglingkod sa Diyos. Believe ako kay Mother Ignacia, buwang loob. May bago ka na namang idol. Ignacia, iha, radikal ang nais mo mangyari. Pero dahil sa tatag ng loob mo at dakilang layunin, ibibigay ko sa iyo ang bendisyon ko. Ngunit hindi ako nagkukulang magpaalala sa iyo na napakahirap ang balak mong gawin. Maraming salamat po, Padre. Oh, pagod na kayo. Kamusta ang lakad niyo? Demo kung ayaw po nila at saka... Papag-iisipan daw mo nila. Si Lucia, ang matalik kong kaibigan, pinuntahan niyo ba siya? Alam niyo, hindi ako bibigo ni Lucia. Hindi ba rin Noli, Aya? Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Tao po! Ito ba? Nabalitaan naman ang iyong ginagawa. Sino po kayo? Mga kaibigan po ba kayo ni Madre Ignacia? Magmamadre din po ba kayo? Hindi, mga bata. Ako, si Christina, pamangkin ako ni Cha Ignacia. Ako naman si Ana Margarita, kaibigan ni Ignacia. Pumunta lang kami dito upang tumulong sa kanya pansamantala. Maraming salamat sa inyong dalawa. Ayos ko po siya nakapag-aral.
kayo mag-alala. Ang beter will bukas para sa lahat. Pagod na ako ito, nagre-reklamo na ang tiyan ko eh. Ah, basta ako. Pagod na, pero masaya. Masarap pala ang pakiramdam ng tumutulong sa kapwa. Tignan mo si Madre Ignacia. Kumusta ka na, anak? Di namang itsura mo. Nangangayayat ka, samantalang nasa bahay natin lahat ng kailangan mo. Umuwi ka na, Ignacia. Anak, bumalik ka na sa atin. Eh, hindi ka ba naawa sa kalagayan mo? Pati itong si Christina at ang mga batang ito ay nadadamay sa ginagawa mo. Marami pong salamat sa dalaw nyo. Ngunit nasa paglilingkod po ang kaligayahan ko. Anak, kung sakaling magbagong isip mo, bumalik ka lang sa atin at nag-iintay sa'yo isang magandang kinabukasan. Madre Ignacia, pinatawag ako ng arsobispo. Maraming mga balitang nakarating sa kanya tungkol sa mga paglabas mo at pagbisita sa mga bahay-bahay. Alam mo naman, ang madre dapat nasa loob lamang ng kumbento. Ngunit, Padre Klein, mas marami pong tao ang nangangailangan sa amin sa labas. At kailangan din po malaman ng aking mga kababayan na meron na pong biyeteryo para sa aming nais magmadre. Oo nga. Subalit, hanggang ngayon, wala pang sumasapi sa biyeteryo mo. Ay. Nagpapasalamat ako sa lahat ng tulong niyo. Alam kong marami na rin kayong hirap na dinanas. Kaya nais kong malaman nyo na hindi ko kayo pipigilan kung sakali. Madre Ignacia, masaya kami sa aming ginagawa. Oo nga, gusto rin namin magpasalamat sa lahat ng mga mabubuting halimbawa na ipinakita mo sa amin. Gusto sana namin hingin ang bendisyon mo upang kami maging biyata. Ayan, meron ng mga biyata si Madre Ignacia. Tao po! Tuloy! Sinunod ko ang nais ng aking puso, Ignacia. Pwede pa ba akong sumali sa iyong biyaterio? Salamat sa Diyos sa bimimim niya ang aming panalangin. Lola. Ah, tanda ng kabayanihan at paninindigan ni Mother Ignacia. Maraming salamat, mga apo. Lola, tinalikuran niya ang kayamanan at si Kapitan para magkaroon ng biyeteryo ang mga Pilipina. Idol ko siya. Pero Lola, paano po yun? Apat lang po sila. Umalis pa po kami dalawa ni Aya. Paano po nila matutulungan ng mga tao? Huwag kayo mag-alala. Nagbunga na ang paghihirap ni Mother Ignacia. Naging ganap na kongregasyon ang kanyang biyeteryo na tinatawag ngayon ng Religious of the Virgin Mary. Religious of the Virgin Mary? Wow! Kahit pala hindi na ako sumali. At hindi lang yan. Si Mother Ignacia ay inahahanda sa kanyang kanonisasyon upang siya ay maituring na santa balang araw. Di, Santa Ignacia na!